What is up, guys? Ayan, good morning. And welcome back again to my channel, ano? So, today, eh, syempre, alam nyo na, full battery gear. Naka, ano tayo, naka gear tayo. Meron tayong rides today. Saturday rides, kasama ang ilan sa grupo ng vehicle riders group. At kami ay papunta ngayon ng, ano, ng Daet. So, ayan, lumampas ako. So, ngayon, dito kami sa may diversion dadaan. Kasi, lumampas ako, no? Ayan, so, ayan na ulit nga. Papunta ko ng, punta kami ng Daet. Sana makalusot kami, ano? Kasi, pero meron naman kaming travel authority, parang travel pass, pero hindi ko alam kung hihingan kami ng swab test, something like that. Pero tingnan na lang natin kung anong hihingin sa amin. So siguro kami ay nasa 6, actually ang nasa listahan ay 8, pero si Sir Coco, ang ating kaibigan, ay hindi sure kung makakasama. Ay, hindi talaga siya makakasama. Eh, meron siyang personal matters. Respeto naman natin yung mga grupo, di ba? Kaya, kung ano man yun, eh, ingat si Sarah. Family first. Ayan, yung sinasabi namin bago kami rides, pamilya muna. Tayo namang mga rider, ay, alam natin na nasa puso na natin yung pag-rides. Pero sabi nga natin, bago natin naunahin ang pag-rides, syempre pag may kailangan tayong asikasuhin sa family natin, family first muna, di ba? Mas maganda yung maunahin natin ang pamilya. Punta kami ng Daet. Pero hopefully ay makalusot po kami. Sa ngayon, pupunta muna tayo sa Mita Place. Kasi masyado mainit, alas 8 pa lang. Mainit na. Pero mamaya pag mabilis na naman yung takbo natin, ay hindi na tayo maiinitan yan. So, ayan mga sir, update ko na lang kayo. Teka pa, ang gasang ba? Ba't ba subukan na? Sumama sa arangkada para naman may matutunan ka. Yes! Okay, so, ayan mga sir, ano? Paalis na kami. So kami, limang motor lang kami. Ayan si Sir Nels, naka Aerox. Tapos si Sir Kyle, naka Versys. Si Sir naka Exciting. Sir naka M27 ako. Naka ano lang. Naka NK ako. So si Sir Ernst, wala siyang dalang motor. Naka backride niya si Sir Kyle. So may lakad din kasi sila sa Daet. So ayan, gora na kami. So chill chill lang to. Mayayari dito kasi may mga backride yung iba. So ayan, sampan na tayo. Baka uminit pa yung pwet. Ayan mga sir, ano, on the way na kami ngayon. Papunta na si Pocot. So ngayon, ayan, o, balik tayo sa topic. So bakit ba tayo mga riders nagre-ride? Ano ba yung nakukuha natin dito sa pagre-ride, diba? So para sa akin, nasa rider, matagal na rin kasi ako nagre-ride. Wala pa akong big bike dati. Nagra-ride na ako, may motor na ako. Pero hindi ako kasama sa mga grupo. Kumbaga solo rider lang ako. Ayan, kasi dati yung gamit ko motor is naka TMX ako, TMX 125. Sabi kasi ng iba, bakit ba kayo ang hilig-hilig yung mag-rides? Ayan. Bakit ba, ano pag nakukuha niyan ay sobrang init, tapos abutin kayo ng ulan, 'di ba? Ang sa amin lang kasi as a rider, pag kami kasi humawak na ng silinyador, pag sumakay na kami sa mga motor namin, iba kasi yung pakiramdam mga sir, ano? Parang lahat, nawawala yung problema mo, nawawala yung stress mo. I mean, hindi ko naman sinasabi na stress ako or may problema ako, pero alam niyo yung feeling ng parang ito talaga yung buhay mo. Ito talaga, dito ka talaga masaya sa ginagawa mo. Kaming mga rider kasi, kahit mainit man yan or maulan, hindi namin kasi iniintindihan. Kasi alam niyo yung pag nakasakay ka na sa motor, andun kasi yung
nasasagap mo na yung hangin. Siyempre, di ba, pag nakakotsi ka, naka-aircon ka. Iba kasi yung feeling ng ano eh. Iba yung feeling ng pag nakamotor ka, tapos talagang yun mismong hangin yung tumatama sa'yo. Di ba, ang sarap ng ganun? Baga fresh air. Yun nga, sinasabi ng iba, papainit ka lang naman dyan. Nagsasayang ka lang ng gasolina. Magbe-breakfast ride ka lang. Pwede ka namang kumain sa bahay. Di ba merong mga ganong factor na tinatanong ng iba sa mga riders? Ano ba yung ginagawa nyo? Parang ganyan. Ano bang nakukuha nyo dyan? Ano bang pwedeng maidulot nyo sa inyo? Bakit kailangan nyo pang mag-breakfast ride sa doon sa malayong lugar? Pwede namang dito sa malapit, di ba? Yun yung mga tanong na natin sa... What's up? Yun oh. Yun yung mga tanong na hindi kayang sagutin ng iba. Ayan. Hindi kayang sagutin ng iba dahil hindi naman sila riders. Ayan, Sir Dennis, may kausap sa cellphone. Kumbaga, ang makakasagot lang is kami mga rider, syempre, kasi alam namin yung feeling. Alam namin kung ano yung magiging saya namin kapag kasumpay kami sa motor. So, ayun nga mga sirano. Kasi hindi naman tayo pare-parehas ng hilig eh. Meron yung iba, ang hilig sa kotse. Meron yung iba, ang hilig basketball, volleyball. Kami kasi ang hilig namin pag motor. Ayun nga lang, medyo merong gastos. Pero alam mo yung hindi mo na iindahin. Hindi mo na masyadong isipin yung gastos. Kasi, di ba, para sa amin, mga rider, masarap kasi sa feeling. Parang hindi mo mapaliwanag. Kasi yung kumbaga, dugong rider ka na pag sumakay ka sa motor mo, boom, yun na, gano'n na. Syempre, kami naman, pagka sinasabi ng iba, rides kayo ng rides. Wala naman ako dyan. Kami, hindi na lang kami nagko-comment doon. Kumbaga, syempre, hindi naman nila alam yung ano. Kaya, ayan. So, meron kasing iba't ibang klase ng pag-ride eh. Merong solo ride, ayan. Merong group ride, and merong ride na, alam mo yung sa ano? Alam mo yung wal-wal ride. Oh. Meron kasi kaming mga ano na ganun. Meron kaming mga kategory na ganun. Sa ngayon, chill ride lang. Kita nyo naman. Merong back ride si Sir Kyle. At meron din kaming kasamang Aerox na hindi ko alam, mas nauna pa nga ata sa amin. Ayan, si Sir Nals, si Pading Nals. Ayan, kumpare ko yan, si Pading Nals. Meron kasing iba ang hilig yung... Ano yung drag race? Ayan. Kaya hindi naman natin masisisi yung iba sa hilig nila sa drag race. Kami kasi sa ride talaga. So, ayun. Kumbaga, para sa akin, isang rider, the best. The best para sa akin mag-ride. Wala akong masasabi. Kumbaga, kanya-kanyang trip lang yun eh. Pacing eh, maluwag na eh. Kanina kasi medyo alam mo medyo ano matraffic. Parang excuse. Alam, masama naman mag-rides basta alam ng mga asa-asawa natin, di ba? Kasi naman tatakas ka lang. Ito ah, buti natin siya palinggal. Nasaan na yun? Una na siya eh. Ang bilis sumingit eh. Naka-Aerox eh. Uy, pero Aerox. Akala niyan, the best. Para sa akin, isa yan sa mga scooter ngayon na talagang top. Yung mga 150cc. Ito. Ayan. Tigil muna dito. So, ayan mga sir, nandito na kami sa may traffic. So, gora na. So, itong
pagsisintahan na to is paulit-ulit lang itong ginagawa. Pag natapos na yung kabila, sirain naman ulit nila yung kabila. Pabalik-balik lang yan mga sir. Shout out sir, saan lang kayo pupunta? Ingat kayo mga sir. Okay. Oo naman yung kayo natin. Dito lang kami sa sentro ng parang sipokot na ata ito mga sir. So ayan, shout out nga pala sa mga nagpa-planking-planking dito no. Meron kasi akong nakita sa Facebook post sa page ng BRE. Ayan, huwag naman daw po kayo mag-planking-planking dito sa may sipokot. Ayan, pa-planking-planking kasi kayo eh. Ayan. Sino nga ba naman magpa-planking dito, di ba? Oh, bawal dito, masyadong crowded. Huwag dito, huwag ganun mga sir.